me again, Karamina. My vlog for today is about my Tori bag. Look, this is Tori. One of my favorite bag. Ito ang pinaka-favorite kong gamitin. Pang-araw-araw. Kasi, komportable akong gamitin siya. Hindi niya pinapasakit ang shoulder ko. At saka, hindi siya mabigat. May mga bag po kasi na wala, kahit wala pang laman, mabigat na siya. Ito kasi, napakagaan niya. Bumigat lang kasi maraming laman sa loob. Okay guys, ipapakita ko sa inyo yung laman ng aking favorite na red Tori bag. Ay, tingnan niyo po ang kanyang logo. Ayan. And this here. Kaya favorite ko to kasi gabati kami parati. Kasi nailalagay ko sa kanya yung mga importanteng bagay na gusto kong dalhin araw-araw. Kaya love na love ko tong aking Tori bag. Sobrang love ko siya. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang laman ng aking favorite na Tori red bag. Okay guys, ipapakita ko sa inyo isa-isa. Itong laman ng aking Tori red bag is, lagi ko itong bit-bit, araw-araw. Kasi, importante sa akin ang lahat ng laman dito sa aking Tori bag. Kaya, ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano ang laman ng aking favorite na red Tori bag. Okay, simulan na po tayo. Pero bago dyan, sa mga bago pa lang nanonood ng aking channel, please don't forget to subscribe and click the tiny bell button para mas maging updated po kayo sa gagawin ko pang mga videos. Okay guys, ipapakita ko na po sa inyo ang laman ng aking favorite na red Tori bag. Here! Yan. Ito, yung mga laman ng bag ko dito. Ito talaga yung pang-araw-araw kong bit-bit. Parang kulang yung buhay ko pag meron akong naiwan isa man dito. Kaya, ako kasi guys, mahilig ako sa bag na malalaki. Kasi mahilig ako mag-bit-bit ng mga kung ano-ano mga achuchuchu, ayan, ganyan. Hindi ako mahilig sa maliit na bag. Hilig ko yung parang mga bayong, ganyan yung mga malalaking bag. Yung tipong mukha akong maglalayas, yung bit-bit ko na yung buong bahay ko, ganun. Kaya may elektrika ko, tingnan yung laki ng bag ko. Ayan, malaki talaga siya. Hindi ko lang alam, hindi ko lang matandaan pero inches ko to. Parang 24 inches siya, parang kasi laki siya ng TV na maliit. Kasi ang dami niyong laman eh, tingnan niyo. Tingnan niyo naman yung laman. Ang dami talaga. Sige, papakita ko na sa inyo kung ano ang laman ng aking favorite na red Tori bag. Yay! Okay, simula na po tayo. Siyempre, ang aking naiwagang makeup kit. Hadyan lahat ng ating mga ang ganda ng makeup kit ko, no? Transparent na transparent. Pero kasi madali ko siyang makita agad. Kasi minsan mapouch ako na hindi ganyan, hindi transparent. Kakalkal pa ako. Kailangan ko pa siyang ilabas lahat para makita ko lang. Siyempre, of course, ang aking fresh powder. Yan, pwede mawala kasi minsan nag-oil yung mukha natin. Ang aking mga mahiwagang iba't ibang kulay at magkakulay na lipstick. Ayan, ang aking mga lipstick. And, of course, ang aking eyeshadow. And, of course, ang isa ko pang fresh powder. And, ang aking brush ng Plus On. And, ano ba ito? Ang aking special eyeshadow na gold. And, ang aking brown. Ay, konti na lang ito eh. Ayun. Ang aking brown, dark brown eyeshadows. And, of course, isa ko pang brush ng Glass On. Binawalis ko kasi minsan yung pisngin ko eh. Kaya gusto ko marami akong pangwalis. And, liquid eyeliner.
Milik, tingnan nyo, kasi may hindi ako dito sa black. Kaya, kailangan lagi merong ganyan. And isa pang lipstick. Isa pang lipstick. Ayan ang aking lipstick. Marami akong lipstick. Hindi ako sa lipstick. Ito ang aking pencil brown na eyeliner. Tayo kasi mga babae, hindi buo ang buhay natin pag wala tayong mga ganito. At ang aking liquid eyeliner. Kailangan natin to girls. Kasi kailangan natin magpaganda parati. Kaya dapat kompleto ang ating mga makeup. Ayan. Uy. Ito na siya. Ayan. At ito sa laman ng aking mahilagang red Tory bag. Balik ko na siya para hindi tayo magkalat masyado. And of course ang aking next na pouch. Black pouch. Ang naman po nito is hinahanap ko ito ng isang araw eh. Hindi na lang pala siya. Guys, ito oh. Hinahanap ko ito isang araw eh. Ang face mask. Minsan kasi, nung nakaraan kasi talagang sinipon ako, makaamoy lang ako ng medyo hindi magandang amoy. Napapa-aching talaga ako. So, kailangan ko ito nung last week kasi talaga sinipon talaga ako nun. Hindi ko siya makita. Nandito lang pala siya sa pouch ko. Ayan. Ang laman niya is ang aking mga chocolate. Ang aking mga chocolate. Kasi guys, sa work, madalas ang ulam namin, mga karne, manok, ganyan, matatapang yung mga lasa, ganyan, nakakaumay. Kaya minsan, after talaga namin kumain, gusto kong kumain ng matamis, yung pantanggal ba ng umay? Kasi kahit nakapag-toothbrush ka na, tapos ka nang kumain, yung lasa ng kinain mo parang nasa bibig mo pa rin. Kaya after ko talagang kumain, naghahanap talaga ako ng matamis or chocolate. Kaya lagi po ako may chocolate sa bag. Pero minsan kasi sa trabaho, may mga naka-ready na rin mga chocolate. Kaya naka-stock lang to sa bag ko. Just in case lang na wala akong makitang chocolate to sa trabaho. At least meron ako reserva. Kasi mga panlasa na mga tagaluto namin, sobrang tatapang. Kaya yung naiwan sa bibig namin kahit mag-toothbrush na kami. So, kailangan ko talaga lagi may nakareserva na mga chocolates. Ayan. And, of course, ang aking perfume. Perfume ko, guys, is si Ambre Fancy. Gustong-gusto ko yung amoy niya kasi parang antamis-tamis. Mayroon kasi ako sa girly na pabango yung matamis ang amoy, ganyan. Pero ang pinaka-favorite ko talaga sa lahat ng pabango is anay-anay. Sobrang mahal kasi ng anay-anay, guys. Pero ayun talaga yung number one favorite ko sa anay-anay talaga. Pero wala kasi akong makitang anay-anay dito, kaya siguro meron sa ibang lugar, pero yung lugar na pinuntahan ko nung tayo na bibili ako ng pabango is wala akong makitang anay-anay. Pero gustong gusto ko talaga ng anay-anay. Kaya kung sino man dyan yung gusto magregalo sa akin, anay-anay na lang. Favorite ko talaga yung anay-anay, guys. Promise. Sobrang favorite. Iba yung feelings ko pag nakakapag-spray ako ng anay-anay. Pero ito rin naman, mabango rin naman siya kasi ang amoy niya is parang opium. Isa rin sa mga favorite ko na pabango is opium. Ito parang opium siya. Matamis, amoy matamis, ganyan. Bago lang kasi eh, tingnan nyo, kaya konti pa lang yung bawas niya. Mahilig din kasi ako sa pabango, guys. Mahilig ako. Gusto ko kasi lagi mabango. Ganun. And of course, ang aking Blue Sport. Ang amoy nito is parang cool water siya na yung amoy fresh ka talaga, pero parang may pagka
May pagkapanlalaking amoy. Ay, ganun siya. Gusto ko din siya minsan. May time kasi na eto yung gusto ko. May time din naman na eto yung gusto ko. Kaya, syempre, iba-iba naman yung taste natin. Huwag naman araw-araw, pareho-pareho yung amoy natin. Baka maging trademark na natin to. After ko nitong isa, eto naman isa, si aking Blue Sport. Ang amoy niya is parang cool water. Kung sino dyan nakakaalam ng amoy ng cool water, ganun po ang amoy nitong Blue Sport. And of course, ang aking body cream, si Clary. Si Clary, lagi ko siyang dinadala kasi minsan nagda-dry yung kamay ko kasi minsan malamig dito, ganyan, hindi matansya yung weather dito. Minsan dumarating talaga sa point na nagda-dry yung kamay ko, ganyan, nagda-dry yung mga braso ko. Kaya meron ako parating cream. Lagi ako after kong kumain, ganyan, o kaya minsan pag nararamdaman ko nagda-dry yung kamay ko, talagang nagki-cream talaga agad ako. Kaya kailangan ko talaga yan. Kasi hindi pa kami bati ng weather dito. Hindi pa kami tumal. And, of course, eto. White towel. Lagi ako may white towel, guys. Hindi yan nawawala. Kasi every time na tapos kong kumain, o kaya punta ako ng comfort room, pamunas ko siya parating ang kamay. Sabi nga nila, bakit yung ginagawa mo dapat daw tissue? Hindi. Gusto ko talaga towel. Towel talaga. Gusto kong pamunas ng aking kamay. And of course, ang aking mga kayamanan. Aking mga kayamanan, guys. Huwag kayong maingay ha. Kasi baka mamaya makidnap ako. Mga kayamanan ko na to, lagi ko itong bitbit. Kasi syempre, kailangan din natin mag-ingat, kahit na sabihin natin na secured naman yung room natin sa accommodation, kailangan pa rin mag-ingat. Kasi itong kayamanan natin na to, pinag-ipunan natin to, di ba? Pinagpaguran natin, so kailangan ingatan. Kasi itong mga kayamanan natin na to, makakatulong sa atin to in case of emergency. Kaya ito guys, ito, hindi ko talaga kayo iniiwan sa accommodation ko. Lagi ko siyang bit-bit. Kasi buhay ko na to eh. Dugo, puyat, pawis, pagod na ang katumbas nitong aking mga kayamanan. Kaya ingat na ingat po ako dito. Hindi ko sila iniiwan sa aking accommodation kahit na double lock pa yan, kahit marami ng kandado yung maleta ko. Hindi ko po talaga siya iniiwan kasi talagang pinagpaguran ko to, pinag-ipunan ko to. Kaya ingat na ingat po ako dito. Ito ang ating mga bangles. Ayan. Baka makidnap ako. Ayan guys, ipakita ko sa inyo ang aking 4-layer na bangles. Ayan. Birang-bira ako siyang suotin kasi baka mamaya isipin nila mayaman ako. Siyempre kailangan din natin minsan, regaluhan din natin yung sarili natin, di ba? Kasi nagtatrabaho tayo, napapagod tayo, nagpupuyat tayo, nagsusumikat tayo. Sana pag may mga special occasion naman sa buhay natin, regaluhan din naman natin yung sarili natin, di ba? Kaya ako, minsan pag may mga sobra-sobra din naman akong budget, ganyan, at meron akong gusto, pinag-iipunan ko talaga siya. Kaya ayan guys, ayan. Nabili ko siya. Siyempre, investment. Investment natin to guys. Hindi man natin ito magamit sa pang-araw-araw, darating yung time na kakailanganin natin to. In case of emergency, di ba, at least wala man tayong cash, meron tayong paghuhugutan ng panggastos, ganyan. Pwede natin isanla, pwede natin ibenta.
Ayan. Ito ang isa sa mga ano, isa sa mga niregalo ko sa sarili ko. Yung 4-layer na bangles. And of course, ang aking isa pang investment. Mayroon kasi ako sa bangles, guys, eh. Tingnan nyo yung suot ko. Bangles din. Mayroon talaga ako sa bangles. Ayan. Itong ating mga kaimanan. Kaya hindi ko talaga sila iiwan, guys. Ingat na ingat talaga ako yan sa kanila. And of course, meron pa. Ito. Mayroon talaga ako sa bangles. Ito kasi, itong bracelet ko na ito is pang araw-araw ko yan. Yan. Ilang beses na nga yan napapatid. Nagagawin ko pa din ang paraan na dudugtog-dugtog ko pa din. And, actually, itong suot kong bangles, 4-layer din yan. Ayan siya. 4-layer. Ito yung tatlo. Isa lang sinusuot ko kasi parang na-o-oyan ako pag sinasabay ko silang apat. Ayan sila, guys. Isa lang sinusuot ko pang everyday. Tinatago ko yung tatlo kasi baka akala nila prinsesa ako. Kaya, ito lang. Isa lang sinusuot ko talaga. Everyday. Ito, tinatago ko siya. Kasi natatakot ako baka makidnap ako. Pero lagi ko siyang bit-bit. Hindi ko lang siyempre pinapaalam. Basta gusto ko parati ko silang kasama. Ayoko na iiwan sila sa aking accommodation. And ang aking ring. Yan. Ang aking isang ring. Yan. Aking mga and ang aking Chanel. Ang aking Chanel. And ang Tory. Yan. Yan siya. And isa pa. Piling din ako sa mga stone-stone, guys. Ayan. And of course, this. Ayan. Bilig ako sa mga bato-bato para kung sa ina magenta. And, ang Rolex. Rolex. This is a Rolex. And, of course, sabi ko nga sa inyo, dinadala ko parati yung mga importanteng bagay sa akin. Ang aking earrings. Hindi ko siya sinusuot eh, kasi ito, hindi ko na siya tinatanggal sa tenga ko. Siguro pag may mga occasion lang, ganyan, may mga importanteng occasion, susuotin ko siya. Alam nyo guys, paminsan-minsan, dapat nire-regaluhan din natin yung sarili natin. And, ang aking bracelet. Ito, bihira ko lang ito suotin. Ayan, aking bracelet. Bira ko lang siya suotin eh. Kasi natatakot ako baka mamaya sumabit. Ang dami niya kasing bling-bling. Ayan. Si bling-bling. Ayan. Misa kasi napaka-curless ko kumilos. At ang aking pendant na love. Then, minsan nilalagay ko siya dito. Pero minsan tinatanggal ko din. Love. Love yan na pendant. Iningatan ko yung mga ko, guys. Kasi, importante ito sa akin. Dapat paminsan-minsan re-regaluhan din natin yung sarili natin. Para saya. Ito, isa yan sa laman ng aking mahiwagang carry bag. Na hindi ko pwedeng iwan sa aking accommodation. Nag-iingat lang. And, of course, ang aking isa pang mahiwagang baul. Ito, ang laman naman nito, guys, is ako, ayan din, ang aking mga kayamanan. Nandito yung aking, ito yung chain ko. Chain ko nito. Ito kasi dalawa yung pendant niya. Dalawa. Itong isa, ito yung chain niya. Napatid kasi eh, napatid siya. Hindi ko na siya mapadugtong. Yun o.
Kapatid siya, guys. Ayan siya. Sayang. Nandito, sinuot. Ito yung pendant niya. Tinoble ko na lang sa suot ko pang araw-araw. And, ang aking stone-stone na bracelet. And, ang aking watch. Ang aking bangles na silver stone with stone. Yan, ang aking bangle. Bangle siya. Militar ako sa bangle, guys. And ang aking watch also. Yan. Yan. Sa pang watch. Yan, gold watch. And ang aking bell, belly belt. Actually, guys, belly belt ko to eh. Belly belt. Minsan, ginagawa ko din siya accessories. Kasi pwede din naman, di ba? Ayan o, di ba? Yan, actually, sa belt ko yan eh, sa belly. Ano lang, chick, ano lang. Pa-bling-bling lang, arte-arte lang. Ganyan. Ayan, ang laman ng aking mahiwagang baong, ang aking mga watch. At bangles. Ayan. Ang cute itong bangles na ito. Tingnan nyo. Ayan o. Snake siya. Snake. Ayaw ko din siyang bit-bit kasi depende kasi sa mood ko. Yung isusuot ko mga watch. Minsan hindi ako nag-watch. Ito ko na lang yung type ko. Ganyan. Uy, ba't ito siya sinuot? Isa yan sa laman ng aking mahiwagang at paboritong Tory red bag. And of course, isang pouch ko. Ano pa yung laman nito? Alam mo, ayan! Ang aking pouch na Harrods. Harrods. Ayan. Ang aking pouch na Harrods. Ang laman niya is ang aking mga pentel pen at mga sign pen. Kasi kailangan namin sa trabaho to, guys. Kaya kailangan marami akong naka-ready na mga ball pen. And meron pa. Ito. Ano ba ito? Ah! Ang aking mga susi. Susi ng kayamanan at mga coins. Uy, may coins pala ako dito. Coins. Lagayan ko ng mga susi. At ang aking reading glass. Hindi ko na siya nasusuot sa ngayon kasi iba na yung grado ng mata ko. Kaya bihira ko na lang siya suotin. Hindi na tugma siya. Hindi na siya tugma sa mata ko. Kaya kailangan ko ng magpapalit siguro ng lens. Ayan. And, hello. Ang nail cutter. Lagi kong bit-bit ang nail cutter kasi minsan sa work na ako nakakapaggupit ng kuko. Kasi pagdating ko sa accommodation, pagdating ko dito, bagsak na ako, pagod na ako. Ganyan. At saka ang move. Sa mga nakakaalam, ang move po dito is painkiller. Purpose really from pain, muscle, and joints. Yan, painkiller. Yung parang mga Bix Vaporub, mga pow, ganyan. Kasi minsan, di ba, yung katawan natin nabababad sa aircon, lalo na pag nasa trabaho tayo, lalo na yung likod-likod natin, batok-batok, balibalikat, ganyan-ganyan. Minsan talaga nangangalay yung likod ko, yung palikat ko, yung braso ko. Napahiran ko lang siya. Ay, ganun talaga pag matanda na. Ay, wala na naman. Ay, meron pa. Teka lang, meron pa pala. Ang aking shades! Ayan ang aking shades. Alam niyo guys, meron akong four na sunglasses. Pero ito yung pinaka-favorite ko na tiger. Tinalo niya yung mga sunglasses ko na Ray-Ban. Ito talaga yung favorite ko guys. Napaka-favorite ko ito. Kasi tignan niyo,
Ganda-ganda ko, diba? Ganda-ganda ko dito. Wag yung nabagay siya sa akin. Ako na nagsabi. Ayan ang aking laman ng mahiwata kong toy bag. Wala na! Yeah, pinakita ko na po sa inyo. Teka lang, may isa pa mong ulan. Yan, wala na po laman ang aking mahiwata ng toy bag. Napakagaan yan na kasi nailabas ko na yung lahat ng laman niya. At din po, nagtatapos ang aking What's in my Tory bag. Naipakita ko na po sa inyo lahat ang laman ng aking mahiwaga at favorite na Tory red bag. At salamat po sa pagpanonood nyo sa video ko ito. At sana sa mga bago dyan na nanonood ng aking channel, please don't forget to subscribe and click the tiny bell button para mas maging updated po kayo sa gagawin ko pang mga videos. Maraming salamat po guys! Hanggang sa muli! Bye-bye!